Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Since March is a celebration of Women's Month, our topic for today is all about women empowerment. At isa na rito si Librada Avilino, the first woman to earn a teaching certificate from the Spanish authorities. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Noong January 17, 1873, ipinanganak sa Quiapo, Maynila si Librada Avilino, isang Filipina educator na kasamang nagtatag ng Centro Escolar University kina Francisco Mangali at Pedro Avilino. Di nagtagal, pagkatapos ng kanyang kapanganakan, lumipat ang kanyang pamilya sa Pandacan. Siya ang unang babae na kakuha ng sertipiko ng pagtuturo mula sa mga otoridad ng Espanya nang maipasa niya ang kanyang pagsusulit noong 1889. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral, Avilino was also certified as a secondary teacher in 1893. Pagkatapos magtatag ng kanyang sariling paaralan ng mga babae sa Pandacan, napilitan siya upang tumaka sa Maynila noong 1896. Ang Philippine Revolution ay nagdala ng mga tropa sa Pandacan. Muli siyang nagbukas ng paralan sa Kabisira. Nagpatakbo siya hanggang sa ibigay ng Espanya ang bansa sa Estados Unidos at binago ng mga otoridad sa edukasyon ang mga kinakailangan na nagpapatupad ng kurikulum sa wikang Ingles. Upang matuto ng Ingles, pumayag siyang kumuha ng posisyon bilang punong guro ng Pandacan Girls School. Sa paniniwalang ang pagtuturo ng wika ay makatutulong sa kanya na matuto nito ng mas mabilis. Kumuha din siya ng mga klase sa Ingles at nag-aral ng Ingles sa Hong Kong noong 1901. Noong 1907, sumama si Avilino sa kanyang kaibigan na si Carmen de Luna at abogado-educator na si Fernando Salas upang itatag ang Centro Escolar de Señoritas, isang paralan na nag-organisa ng mga kurso mula kindergarten hanggang high school para sa mga babae. Ang paralan ay ang unang non-parochial na institusyon sa bansa at ibinatay ang kurikulum nito sa isang moderno, liberal na modelo na sinusubukang ipantay ang edukasyon ng mga babae sa kung ano ang inaalok sa mga lalaki. Habang lumalago ang paralan, ang mga karagdagang gusali ay nakuha para sa mga lektura at dormitoryo at noong 1921, pinalawak ni Avilino ang mga handog upang isama ang tertiary na unang nag-aalok ng isang bachelor's degree program sa parmasya. Si Avilino ay ginawaran ng honorary master's degree sa pedagogy ng Universidad ng Pilipinas noong 1930. Mula 1930, ang Centro Escolar de Señoritas ay nagpatakbo bilang isang akreditadong universidad at isinama sa pagbabago ng pangalan ng Centro Escolar University noong 1932. Pinamunuan ni Avilino ang paralan hanggang sa ilang sandali bago siya namatay mula sa cancer noong 1934. Maraming monumento sa Pilipinas na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ang Centro Escolar University ay nagbibigay ng parangal sa kanyang karangalan sa mga babae na Asyano na kinikilalang mga pinuno.
Ang paralan na kanyang itinatag ay patuloy na nag-aalok ng edukasyon sa loob ng mahigit na 100 years. Thank you very much for watching. And according to Rihanna, there's something so special about a woman who dominates in a man's world. It takes a certain grace, strength, intelligence, fearlessness, and the nerve to never take no for an answer.